Kaibigan, bago po topic natin ngayon, mental exhaustion. Yung pagod na ba ang utak mo? Okay? Ngayon ko palang i-discuss to. Alam na natin po yung physical exhaustion. Pagod yung katawan, di ba? Hindi ka makabuhat, mahina katawan mo, hindi ka makatayo. Yan ang physical na pagod. Pero meron ngayon, pwedeng mas malala to, mentally exhausted ka. Pagod na yung utak mo. Anong ibig sabihin nito? Okay, magbibigay tayo ng 10 warning signs. Kung meron kayo 3-4 nito, baka meron kayong mental exhaustion, talagang hirap na. Sa panahon ngayon, I think marami sa atin mentally exhausted na hindi nyo lang alam. Bakit? Mahal ang bilihin. Mahirap mag-alaga ng anak. Mahirap mag-alaga ng magulang. Pagod na sa kakatrabaho, di ba? Kulang sa break. Mainit ang panahon, hindi sigurado ang mundo, o magulo sa social media, di ba? So, lahat ito nakakadagdag sa brain drain at pagod ng utak natin. Okay? So, tingnan natin, 1 to 10. Kung meron kayo nito, possible meron kayo mental exhaustion, may tips tayo. Number one sign ng mentally exhausted ka, lagi kang irritable. Lagi ng galit. Okay? Bad mood palagi. Sa umaga pa lang, bad mood na. Hindi mo na makontrol yung galit mo, yung inis mo. Mas mabilis ka na mainis. Ibig sabihin, mentally exhausted ka na. Parang ano na, yung limit mo, parang asar ka na eh. Number two sign, hindi mo na matapos trabaho mo. Yung dating nagagawa mo, let's say meron kang pinapa-fill up o project, dati nagagawa mo mabilis. Ngayon, hindi mo na magawa-gawa. Hindi ka na makafocus. Diba? Pero malakas naman yung katawan mo, kaya mo naman magbuhat. Pero kahit yung mga simpleng trabaho, hindi mo na magawa ngayon. Bumabagal ka na. Makakita ka lang ng konting trabaho, nagpapanik ka na, parang na-overwhelm ka na ng emotions mo. Mentally exhausted. Okay? Number three, mabilis ka mag-zone out or matulala o mawala. Anong ibig sabihin? Minsan, parang nandito ka, nagtatrabaho ka. Tapos mamaya, yung utak mo lilipad na, iba na maiisip mo. Parang tulala ka lang for a few seconds, a few minutes. Delikado po yon. O minsan, nagda-drive ka, biglang parang nazo-zone out ka na. Ibig sabihin, yung utak mo gusto na mag-shutdown. Okay, gusto na niya mag-shutdown sa dami ng problema. Parang minsan nawawala ka sa sarili. So ingat na hindi ma-accident. Number four, hindi ka makatulog na maayos. Makatulog ka, parang balisa ka, okay? Kahit mahaba tulog mo, pagising mo, masama pa rin pakiramdam mo. So, isabihin, merong nagpapabigat sa subconscious mo. Baka hindi mo lang nasasabi. Number five, sign ng mental exhaustion, nalululong ka sa unhealthy habits. Kasi nga, parang masama feeling mo, hindi ka happy sa buhay mo, wala ka nakikitang pag-asa, so, dadaanin na lang sa alak, para lang may magawa. O yung iba, droga. O yung iba, gambling, bisyo. O yung iba, baka nanliligaw na lang kahit may asawa na. Diba? O gagawa na lang ng masama. O gagawa ng illegal para lang may excitement ba? May dopamine, may excitement sa katawan, di po maganda eh. Kasi nga, problema nga, it's mental exhaustion. Magulo ang mundo, hindi mo alam ano mangyayari. Ano assurance natin sa kinabukasan? Yan ang mental exhaustion. Baka nasobrahan ka sa trabaho. O, di ba? O, sobra sa pagbibigay sa sarili, para sa anak, para sa pamilya, para sa kaibigan. Number six sign ng mental exhaustion ay lagi ka nang depressed. Depressed or masasabi mo para kang manhid sa buhay. Parang manhid na eh. Parang manhid ka lang, trabaho ka lang, trabaho, pero manhid ka na eh. So, pag nagtagal itong feeling ng depression or sobrang lungkot, more than 2 weeks, pwede na ito umabot sa major depression. More than 2 weeks kasi ng sobrang lungkot na abnormal, major depression. So, kailangan mo na psychologist or psychiatrist. Number 7 sign, check nyo po ilang meron kayo dito sa 10. Ah. Pag may 3 o 4, baka mentally exhausted na kayo. Number 7, sobra kang mag-alala. Worry ka ng worry na hindi naman dapat mag-alala. Parang over. Maabot na sa anxiety, sa panic level yung kakaalala mo. Number 8,
nagbabago yung gana mo sa pagkain. Yung kain mo, yung gusto mo kumain ng sobrang alat, sobrang matamis, sobrang matataba. Yung timbang mo, minsan kain ka ng kain. Tapos mamaya, bababa, tataas. Kasi nga, gusto mo palitan yung emptiness na nararamdaman. Kasi pagod na yung utak. Pagod. Hindi yung katawan ang pagod. Yung katawan, malakas. Kaya magbuhat. Yung utak ang pagod. Sa tingin ko, marami sa mga overseas workers natin, ito rin nararamdaman. Siyempre, malayo sa pamilya. So, kailangan hahanapan mo ng positive tips. Mamaya, marami tayong positive tips. Number 9 sign na mentally exhausted ka, ito ah. Madalas ka magkamali sa trabaho. Nagkakamali, nalilimutan, mabilis ka mabunggo, mabilis ka maaksidente, absent-minded nga eh. Wala nga sa sarili. Parang ano siya eh, parang lito. Diba? So, pag madalas ka ma-accident, nag-zone out kasi yung utak mo, gusto na mag-relax ng utak mo, pero parang pagod na nga yung utak eh. Yan nga ibig sabihin. Number 10 sign ng mental exhaustion, marami kang sintomas nararamdaman sa katawan. So, dahil hindi nga masama nga pakiramdam mo, sasakit ang tiyan, okay naman, wala mang sasakit ang ulo, magkakasipon, magkakatrangkaso, parang sense of unwellness. Basta feeling mo lang parang pangit ang pakiramdam, parang inis. Sa akin, yun ang word ko kay Dr. Lisa, inis. So, kailangan marami kang basura sa utak. Kailangan malabas mo yung basura. Dati nga may mga psychoanalyst na nalalabas. Yung kwento ka lang ng kwento na sa couch. Anyway, ito yung mga 10 signs. I think many of us are experiencing this. Baka nasa denial stage yung iba. So, ano gagawin natin? Okay, syempre, basically, pagkulang sa pera, mentally exhausted. Pero, meron namang mga kulang sa pera, nagtatrabaho, okay pa rin. Na malakas pa rin mentally, malakas. Ito magagawa natin, natignan nyo, baka ilan dito masusunod nyo. Number one, dapat talaga mag-break. Kung malala na, kailangan break, isang araw, dalawang araw, pahinga talaga. Number two, pwede ka mag-exercise, lakad-lakad, exercise, hiking, tumingin sa magagandang lugar, di ba? Yung nature, para ma-relax tayo. Social support, pwede ko mausap sa, mahirap to, isang kaibigan o kapamilya na talagang yung mga positive na tao, hindi yung lalo kang dadagdagan ng problema mo. Social support with family and friends. Siyempre, kung malala na itong mental exhaustion nyo, kailangan nyo ng psychologist o psychiatrist, baka mabigyan kayo ng gamot, baka nag-uumpis ang depression na ito. Pwede magpahinga, matulog, maganda yung stretching muna. Kailangan stretching kasi pag mentally exhausted, stress kayo, tumitigas lahat yan. Tumitigas dito. Hindi mo napapansin, nakaganong kamay mo. Kasi may galit ka na hindi mo masabi, nakaganong, nakatigas dito. Yan, nagne-neck pain, nagba-back pain. Kailangan mag-stretch para malusen. Malusen yung katawan mo. Pwede rin magpa-massage. Diba? Kung nasa abroad, di palitan kayo ng massage. Alam mo, mahal ang massage. Pero malaking tulong yung massage. Nare-relax yung muscle, sign of stress, nare-relax din yung utak. Pwedeng music na nakaka-relax o ano ba yung pampa-relax mo. Yung iba, nagko-coloring book. Yung iba, nagpe-painting. Pwede rin diary. Actually, malaking bagay yan, yung diary. Kumbaga sa may infection yung nana, gusto matanggalin yung nana, di ba? Ganon din yan, may mga nana sa utak natin na yung negatibong emotion. So, pag nasusulat mo, anong ginawa mo sa araw na to, anong mga problema, anong mga positive, mas nalalabas mo. Mas maganda sinusulat lang po sa diary, hindi pinopost sa social media kasi delikado magpost sa social media. Delikado po, huwag niyo na subukan. Kasi alam niyo, pag nilabas mo yan sa mundo, anytime pwede ka na i-attack. Kahit gaano ka kabait, gaano ka katino, ikaw matino ka, mabait ka, pero yung tao, syempre, pinoproject nila yung sama ng loob nila. Let's say, mainit ulo nila sa bahay, nakita nila yung post mo. Doon niya ilalabas. Diba? Mababanatan ka, may insulto ka, tapos hindi ka na makatulog, kakaisip. Kasi may tao hindi mo kilala, inaway ka. Diba? Mapapanik ka. Kaya huwag mo na lang ilabas. Pwede mo i-content, yung itutulong mo, ituturo mo, educational video. Pero yung mga problema mo, personal life up and down, nasa diary, mas maganda. Personal mo lang. Kasi hindi natin masabi, baka mamaya down na down ka.
down na down ka, tapos nagpo-post ka sa social media, mabanatan ka, kahit isang negative comment lang tumatak sa utak mo, hindi maganda po eh. Marami na di-depress siya. Importante yung basic needs natin, ayusin pa rin. Para pag, kahit mentally exhausted, may exercise pa rin. Healthy pa rin kinakain, kahit walang gana kumain. Yung timbang, dapat tama lang. Exposed pa rin sa morning sun, afternoon sun, fresh air pa rin. Kailangan mahalin ang sarili. O, wala magmamahal sa'yo, sa sarili mo. Hindi rin pwede sobra swapang. Di ba? Hindi maganda sobra swapang, maganda tumutulong. Ay, hindi rin maganda sobra tulong kasi pag sobra bigay sa sarili, wala ka na ipon. Di ba? O, nabigay mo lahat sa mga pamilya mo, wala na tira sa'yo. So, yung sapat lang. And last tip, learn to say no. Kailangan matuto ka mag-no. Kasi yan ang nakaka-stress. Yes ka ng yes, ayaw mo magalit yung kapatid mo, kaibigan mo, oo ka na oo, kahit pagod na eh, di ba? Learn to say no, kailangan may time ka sa sarili mo. Kasi responsibility mo lang naman, buhayin ang sarili mo, anak mo, siguro magulang mo, yun lang naman magagawa natin. Sana nakatulong to na maisip nyo, mentally exhausted ba kayo? Kailangan nyo ba gawin itong mga tips ko? O mayroon pa kayo naiisip na ibang tips na babagay para sa inyo? God bless po. Share po natin. Maraming mentally exhausted ngayon.